Ang pag-uwi ni Naima mula sa trabaho ng araw na iyon ay sinalubong ng tanawing nagpabigat sa dibdib niya. Naabutan niyang nasa sala si Miro kasama ang isang magandang babae. Masayang nagtatawanan ang dalawa habang magkatabing nakaupo sa sopa na tila may mga tinitingnan kung ano. Kusang huminto sa paghakbang ang mga paa niya. Napako ang tingin sa pareha. Photo albums pala ang tinitingnan ng mga ito. Maybe the woman wanted to see Mir's old pictures. Marami sila niyon. Karamihan ay kasama ang tatlo nitong mga kaibigan. Mukhang enjoy na enjoy ang babae. Napabunod si Naima ng hininga. Nasasaktan nga siya. Ayaw niya ang nakikitang eksena ngayon. Parang pinipiga ang puso niya. Pero bakit ganun? Ang pagbabalik ni Mir ay naghahatid ng iba't ibang estrangherong damdamin sa kanya. First, the certain type of joy that only he could give. Second, the scene just this morning, the fast beating of her heart. It was so strange. And her reaction is to his almost naked body, plus the unfamiliar heat that ran through her. And third, the pain she was feeling just now. Bakit siya nakakaramdam ng ganito? Posible kaya ang damdamin niya kay Miro ay patungo na sa pag-ibig. Napalunok siya. Hindi tama iyon. They treated each other as family. Hindi siya dapat makaramdam ng ganito sa kuya Miro niyo. But he wasn't your brother, Naima. Walang dugong nag-uugnay sa inyo. Mali pa rin, sabi niya sa sarili, sabay pilig ng ulo. Naima, napapitlag siya sa tinig ni Miro. Naglisi ang nag-angat ng tingin at ngumiti. A forced one. Huwag lang sanang mahalata ng dalawa. Tumayo ang lalaki at sumalubong sa kanya. Dumating na pala ang guest mo, kuya. Ani at itinuon sa babae ang tingin nang humakbang palapit. Hello, sabi niya bago humalik sa pisngi ni Mir. Ikaw pala si Nina. Tumayo rin ang babae. Friendly ang ngiti sa kanya. Yeah, hi. Ikaw si Naima. Nakipagbeso ito sa kanya. Ang tangkad niya, sa tingin niya, ay 5'8 to 5'10 ang height nito. At ang kinis, litaw ang kurba ng katawan nito sa suot na maikling puting shorts at dilaw na sleeveless blouse. Bagay sila. Parang gusto niyang umiyak. Pero pinigilan niya ang sarili. By just looking at our old photo albums, narinig niyang saad ni Miro na nagpabalik ng isip niya sa kasalukuyan. Tumangu lamang siya. Join us for dinner, Naima. Si Nina ang nagluto. Tila proud na proud nitong dugtong na lalong nagpakarot sa dibdib niya. She would be a perfect wife for him. Marunong siyang magluto. Samantalang siya, tatatlong putahe lang ang alam na lutuin. Si Miro kasi lagi ang nangungusina para sa kanila. Papasa itong chef sa galing na magluto. Tulad ng mga kaibigan nito, may kanya-kanyang expertise. Ngumiti si Nina. Hindi uso sa States ang katulong, sabi nito. At matatas din pala itong managalog. Kung gusto namin kumain ang gusto namin, we need to cook our own food. Nakakasawa rin kasi sa mga fast food. And not so healthy sa mga tulad kong health conscious. Tumawa si Nina sa bahaging iyo. Don't worry, hindi man ako kasing sarap magluto ng kuya mo. I'm still a good cook too. Right, honey? Napabaling dito si Mir na parabang nabigla. Matamis na ngumiti ang babae at kumapit sa bisig ng yobyo. Sabi ko magaling rin akong magluto. Kahit hindi kita kayang pantayan, malambing na saan ito. Oh yeah, oo naman. Hindi na siya nakatiis, kaya nagpaalam na siya sa dalawa na magpapahinga muna bago sila mag-dinner. Pagdating sa silid, ay hindi na niya napagilan ang pagbagsak ng luha. Inilak niya muna ang pinto bago siya sumubsob sa unan at impit na humikbi. She was really hurting. Hindi niya pinansin ang ring ng kanyang cellphone. Alam niyang si Andre iyon. Ugali na nitong tumawag kapag ganitong oras upang tiyaking nakauwi na siya. Mas hindi niya gustong makipag-usap kahit kanino. Gusto niyang mapag-isa. Hindi niya pamahal si Andre. She liked him, yes, but doubtfulness was not enough for her to stay that it was love. At si Miro ang mahal niya. She didn't want to analyze her feelings anymore. Baka nga matagal na siyang may pagtingin kay Miro na higit pa sa isang kapatid. At nang lumayo ito, she felt the weight of his presence in her life. And now that he was back with a woman, she felt threatened that she might lose him. Kaya napukaw ang totoong damdamin niya. She sighed and closed her eyes. Miro, napalingon siya kay Nina. Maghahating gabi na, pero hindi siya dalawin ng antok. Bumaba na lamang siya sa sala, tangan ang kupeta ng alak. Tahimik na lumapit si Nina sa kanya. May laman ding alak ang kupetang nasa kamay nito. Umupo sa tabi niya ang babae at matagal siyang tinignan. Si Naima hindi ba?
Mahinang tanong nito. Umangat ang isang palad ng dalaga at humaplos sa pisngi niya. Malamig ang tingin ipinukol niya rito. Stop it, whatever games you have in mind. Pumuntihin na nga ito at ibinaba ang kamay. Mula pa kaninang dumating si Naima ay nagtakas na siya sa ikinikilos ng babae. Ngayon ang pagtawag nito ng hani sa kanya ay hindi nito dating ginagawa. Minsan ang tawag nito sa kanya na siyang pull ni Mia, pero ni minsan hindi siya nito tinawag na hani. Maging ang pagkapit nito sa braso niya at pagngiti ng malambing ay bago rin. Kaninang kumakain sila, halata ang malambing nitong pag-aasikasa sa kanya, habang si Naima naman ay hindi kumikibo at paminsan-minsan silang sinusulyapan. Nahalata niyang matamlay ito. Marahil ay pagod ito sa maghapong trabaho. Matapos ang hapunan, nagboluntaryo si Naima na magligpit ng mesa. Malambing naman siyang hinila ni Nina patungo sa kwarto niya. Her smile was nothing, which added up to his confusion. Kailangan nga nilang mag-usap ng gabing iyon at trabaho at negosyo ang topic nila. Iyon din ang dahilan ng pagsama nito sa kanya rito sa Pilipinas. Interior designer si Nina. Sa ganda nito at kakayahan, asset ito ng JDN Construction, and the woman was here to join their company and not for anything else. Kaya naman pigil na pigil niya ang sariling matawa nang sabihin ni Naima na si Nina raw ang babaeng mahal niya. Kaibigan niya lamang ito. She had admitted she liked him, though even offered herself for casual silk, which was an ordinary thing for her. Tinawanan niya lamang ito noon, kasunod ang birong, I'm on a diet woman. Tumawa lang ito. Kaibigan ito ng nakatatanda niyang kapatid na si Seppi. Ang huli rin ang nakakaalam ng tunay niyang damdamin kay Naima. Seppi wanted him to stay in the States for good. Wala na raw siyang dapat balikan sa Pilipinas dahil naroon na ito at ang daddy nila. Hindi na ito pinakinggan. So she confronted him. Nasa sala sila noon kasama ang kanilang ama na panatag lamang na nakaupo at nakikinig. What's with that woman, Miro? Bakit hindi mo siya magawang iwan? My God, you had sacrificed a lot for her. Panahon, pagod, pera, lahat. Halos ibigay mo na nga ang buong buhay mo. Ni hindi man natin siya kadugo. Kami ni daddy ang pamilya mo, Miro, hindi ang babaeng iyon. I'm old enough to know what I'm doing. Mababa niya ang sagot. Plus I have a job there. Job? Kung pera lang ang inaalala mo, you can earn that money here. At triple pa. Pasigaw na tugon ng kapatid niya. Ang kanilang ama ay natanatiling nakikinig lamang. Nagawa mo nang iwan ng isang taon ang trabahong sinasabi mo. Why bother now? Naima needs me, he said flatly. There, malakas na saad ng sister niya. Ang babaeng iyon lang naman ang gusto mong balikan, hindi ba? Pinilipas niya muna ang ilang minuto bago sumagot. I love her, Seppi. Love her? She echoed. Galit nitong tinungo ang pinto. Don't push me to do something against her, Miro. Banta nito bago tuluyang isinalya pasara ang pinto. Nakita pa niya ang pagngiwi ng ama dahil dun. Dad, tinitigan siya ng ama. Kung ikasisiya mong bumalik sa Pilipinas, Miro, go, hindi kita pipigilan. Saad nito, ipakilala mo ako sa kanya. Buong kagalakang napayakap na lamang siya sa matanda. What game? Untag ni Nina na nagpabalik sa isip niya sa kasalukuyan. Muli siyang napabaling dito. Pagkuwan ay umiling na lamang. Tumungga siya ng alak. Tumawa ito. Pinagsiseselos ko lang ang mahal mo, Miro. And it was a pick tip. Wasn't I? Kaya pala, iyon ang dahilan sa likod ng kakaibang ikinilos nito kanina. The girl was hurt. Hindi mo ba napansin, Miro? Namamaga ang mga mata niya nang bumaba. Sigurado akong umiyak siya. At ramdam ko rin na nasasaktan siya sa presence ko. Tumungga siya ulit ng alak. Mapait na napangiti. What's your basis? Feelings? Nagkakamali ka rin ang pakiramdam. Come on, Miro. Don't be so numb. He just gave me her blank look. My boyfriend si Naima and sumandal siya sa bakras ng sopa at tumingala sa kisame. And I was lucky to witness her kissing scene. He sighed painfully. The scene was warming into his senses. Damit, hindi niya alam kung napansin nito ang pagtatagis ng ngipin niya. Matagal na hindi kumibo si Nina. Maya-maya ay narinig niyang tumikim ito. May alam akong paraan that would surely relax your nerves. Bulong nito at saka umusog sa tabi niya. Ibinaling niya rito ang mukha ngunit nanatiling nakahilig sa sopa. Then she kissed him. Nagpaubaya siya ng ilang segundo pero hindi tumugon. Nang lumalim ang halik nito, doon siya nagpa siyang pakawala ng sarili. Dinampot niya ang kopeta at walang salitang iniwan ang babae. Nasa gitna na siya ng hagdanan nang mapansin ang paglapat ng pinto sa silid ni Naima. Pinapanood ba sila ng dalaga mula sa itaas? Bilisan niya ang paghabang.
Sinubukan niyang pihitin ang doorknob sa silid nito.